Nakabibingi ang pagsabog mula sa raket na bumagsak sa isang lungsod sa hilagang bahagi ng Israel. Tatlong sugatan sa pagsabog noong araw na Linggo. Bahagi ng sigalot sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah sa Lebanon na uminit lalo noong isang taon dahil sa giyera sa Gaza. Kahapon lalong tumindi ang tensyon. Sumiklab ang sunog at pagsabog sa ilang bahagi ng Lebanon. Kasama rito ang suburb sa kabisera ng Lebanon na Beirut. Kahapon din naglabas ang Israel ng video ng airstrikes laban sa anilay imbakan ng mga armas ng grupong Hezbollah sa ilang bahagi ng Lebanon. Ayon sa Israeli military, mahigit 1,000 Hezbollah targets ang kanilang binomba sa southern Lebanon at Bekaa Valley. Kaya nagbabala sila sa mga taga roon na lumikas na. Ginatihan naman ito ng pagpapakawala ng missile ng Hezbollah sa mga military facility ng Israel. Sa ilang bahagi ng northern Israel, namataan ang pag-intercept sa rockets ng Hezbollah. Ayon sa mga otoridad sa Lebanon, umabot na sa mahigit 500 ang nasawi sa airstrikes sa Israel, kabilang ang 50 bata. Ito na ang pinakamataas sa death toll sa Lebanon mula nung huling nagkagyera ang Israel at Hezbollah noong 2006. Mahigit 1,000 ang sugatan, libu-libong lumikas. Hanggang ngayong araw, tuloy ang palitan ng mga airstrike ng Israel at raket ng Hezbollah. Iba't ibang bansa ang nanawagan na ng paghupa ng tensyon. Escalation is extremely dangerous and worrying. I can say that we are almost in a full-fledged war. Sa ngayon, Alert Level 3 o Voluntary Repatriation ay pinatutupad ng DFA para sa mahigit 11,000 Pilipinong nasa Lebanon. Ayon sa DFA, mahigit 1,000 Pilipino ang nagpatulong na sa gobyerno para makauwi. Pero maraming Pilipino ang ayaw pa rin lumikas. Nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa Filipino community sa Lebanon sakaling kailanganin ng mass repatriation. We are processing more than 1,000 requests for voluntary repatriation. That's 1 out of 10 so far. Nananawagan kami, yung mga kamag-anak mismo ng mga Pilipino ito, they should call their own relative and force them or ask to go home. Hindi lang sa mga Pilipino abroad, kundi pati sa mga Pilipinong nasa bansa, may epekto ang gulo sa Middle East, partikular sa pagkontrol ng inflation o bilis ng pagmahal ng bilihin. Our biggest challenge really is external headwinds, no? And one would be the war in the Middle East, no? So we don't want that to go out of hand and possibly oil price increases, which we have no control over. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Nilamon ang bola ng apoy ang bahagi ito ng isang seaside town sa Lebanon dulot umano ng airstrike ng Israel. Ayon sa Health Minister ng Lebanon, di bababa sa 569 ang nasawi at halos 2,000 ang sugatan mula na magsimula ang pinaigting ng airstrikes ng Israel noong Lunes. Lalong pinalawig ng Israel ang mga lugar na binobomba nito. Sa airstrike na ito, target ng missile launcher na nakadirekta raw sa Tel Aviv. Layo ng Israel, makabalik ang mga Israeli na lumikas mula sa hilagang bahagi ng Israel dahil sa tensyon sa border na halos isang taon na mula na maghayag ang Hezbollah ng suporta sa mga Palestino sa giyera sa Gaza. Ang Hezbollah patuloy rin ang pagganti ng rocket. Nakuna ng dashcam ng isang sasakyan ng rocket strike sa isang highway sa Israel. Ayon sa Israeli Army, 40 rocket ang pinakawalan sa isang bayan sa northern Israel. Sabi ng Hezbollah, tinarget nila ang headquarters ng Mossad Spy Agency ng Israel sa Tel Aviv na dati na nilang pinagbintangang nasa likod ng mga pagsabog ng mga pager ng kanilang grupo. Hindi ito kinumpirma o tinanggi ng Israel. Umaling ang ngaw sa Tel Aviv ang warning sirens pero wala raw ulat ng pinsala. Na-intercept daw ang namataang misal na papunta sa direksyon ng lungsod. Sumali na si Pope Francis sa panawagan para sa paghupa ng tensyon. Hindi raw katanggap-tanggap ang matinding paglala ng sitwasyon at sana gawin ng international community ang lahat para matigil ito. Ayon sa DFA, patuloy ang paghahanda sakaling kailangan ng mass repatriation ng mga Pilipino sa Lebanon. Natutuwa kami dahil wala pa, salamat sa Diyos, ano? Malaking pasasalamat sa Diyos. Wala pang Pilipinong nasaktan doon sa successive wave ng atake ng Hezbollah sa Lebanon, including this one neighborhood in southern Beirut na tinatawag na Hezbollah enclave.
Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Nilamon ng apoy ang bahagi ng pantalan sa Hodeidah sa Yemen. 4 ang patay at 29 masugatan ayon sa kanilang health ministry. Ito na ang ikalawang pambobomba ng Israel sa Yemen sa loob ng 2 buwan. Kasunod ito ng pagpapakawala ng mga Houthi ng missile malapit sa Tel Aviv na ayon sa Israel ay na-intercept nila. Mag-iisang taon nang mataas ang tensyon sa pagitan ng Israel at grupong Houthi ng Yemen sa gitna ng suporta nito sa mga Palestino sa giyera sa Gaza. Kabilang din ang Houthi sa mga naghayag ng pakikiramay ng masawi sa airstrike ng Israel si Syed Hassan Nasrallah na naging pinuno ng Hezbollah sa loob ng 3 dekada. Isang linggo na ang nakakaraan mula ng halos 500 ang naiulat na patay sa mga airstrike ng Israel sa Lebanon, pinakamataas na death toll doon sa loob ng halos 2 dekada. Patuloy ang mga airstrike hanggang kanina. Sa ilan sa mga pambobomba, napuruhan ang 3 leader ng isang Palestinian group at leader ng Hamas sa Lebanon at kanyang pamilya. Ayon sa Health Ministry ng Lebanon, mahigit 1,000 na ang nasawi. At 6,000 ang sugatan sa mga pambobomba sa nakaraang 2 linggo. 1,000,000 na ang nilikas o 1 sa bawat 5 nakatira sa Lebanon. Giit ng deputy leader ng Hezbollah, handa sila magpadalaman ng mga tropa ang Israel sa Lebanon. Sa videong ito ng Reuters, namataan sa border ng 2 bansa ang mga tangke ng Israel. Sa Israel, muling umalingaw-ngaw ang mga warning siren dahil sa pagpapakawala ng Hezbollah ng missiles sa hilagang bahagi ng Israel. Sa mga susunod na araw, inaasahang uuwi na sa bansa ang 15 sa mga OFW na nagpa-repatriate mula Lebanon. Again, this is a call for all Filipinos. Not only OFWs, but for all Filipinos in Lebanon to heed the call of government for voluntary repatriation. Emosyonal naman ang ilang OFW sa Lebanon na humingi ng tulong para makauwi sa Pilipinas. Kwento ng isa sa mga OFW, 1 buwan na siyang naghihintay pero wala pa rin ang ibinigay raw na rason sa kanila. Under evaluation ng kanilang papeles dahil undocumented sila. Paano po ma-update yung release ng evaluation po? Wala naman pong opisina, sarado po yung immigration office. Kailan pa po sila gikilos kung may mga namamatay na po ba dito? Wala pang pahayag tungkol dito ang Embahada ng Pilipinas sa Lebanon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Ayon naman sa DFA, kung undocumented worker ang nais magpa-repatriate, hindi nga ito basta-basta may lalabas ng bansa. Matagal na rin daw nananawagan ng gobyerno ng voluntary repatriation sa Lebanon. Alingaw-ngaw ng sirena na sinunda ng pagsabog ang bumulabog sa mga taga-Tel Aviv sa Israel kagabi. Magkakasunod ang mga missile na namataan sa ere. Sinalagyan ng air defense system ng Israel. Namataan ang mga rocket pati sa West Bank. At dinig ang alingaw-ngaw ng mga warning siren hanggang Jerusalem. Habang tila umuulan ng mga rocket, kanya-kanyang tago ang mga tao. Sumilong ang ilan sa mga tunnel at tindahan. Kita rin ang mga missile patungong Israel sa himpapawid ng Jordan. Galing ang mga missile sa Iran. Ayon sa State News Agency ng Iran, 3 base militar ng Israel ang tinarget. Ganti raw ito sa pagkakapatay ng mga lider ng mga grupong kaalyado ng Iran. Kabilang ang veteranong pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Tugon din daw ito ng Iran sa pag-atake anila ng Israel sa Lebanon kung saan nakabase ang Hezbollah, gayon din sa Gaza, kung saan layo ng Israel na puksan ang Hamas, nakaalyado rin ng Iran. Ayon sa Israel, mahigit 180 missiles ang pinakawalan laban sa kanilang bansa. Bukod sa air defenses ng Israel, nagpakawala rin ng interceptors ang US Navy ayon sa Pentagon. Walang naiulat na sugatan sa Israel pero 1 lalaki ang nasawi sa West Bank.
ayon sa Iran, tapos na ang kanilang pag-aksyon, maliban daw kung mag-udyok pa ang Israel. At kung magkaganon, mas matindi pa raw ang kanilang gagawin. Giit ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nagkamali ang Iran at pagbabayaran nila ito. Ayon sa Israeli military, kasama na ang regular infantry at armored units sa limitadong ground operations na layong sirain ang mga tunnel at iba pang infrastruktura ng Hezbollah sa border. Ilang oras matapos ang missile strikes ng Iran, nagpatuloy ang airstrikes ng Israel sa anilay Hezbollah targets sa southern suburbs ng Beirut sa Lebanon. May mga pagsabog din sa lungsod ng Tyre. Halos 2,000 na ang patay at mahigit 9,000 na ang sugatan sa Lebanon mula nang uminit ang tensyon sa border noong nakaraang taon. Sigalot na nagsanga mula sa giyera sa Gaza kung saan mahigit 40,000 na ang naiulat na nasawi. Ang tensyon sa Lebanon, nasaksihan mismo ng mga Pinoy roon, gaya ni Glenda. Oh my God! No! Yumayanig po talaga yung building po, kaya po pagka ganun po na ano, talaga pong mayanig yung pagsabog niya. Masisigaw ka po kasi magugulat ka. Kaya po bumababa po ako ng building. Natatakot po ako. Ayon sa Department of Migrant Workers, mahigit 100 Pilipino ang nakalista na para mapasama sa mga ginagawang repatriation o pagpapauwi sa Pilipinas mula sa Lebanon. Ang problema, nakakansila ang mga flight dahil sa palitan ng airstrikes at rockets ng Israel at Hezbollah. Balak na ng gobyerno ng Pilipinas na mag-arkila ng chartered flight. Should the air route be impossible because pwede pong isarado nila yung airport doon sa Beirut eh. Meron na po tayong alternative, no? Yung land route natin, naka-ready na going to Damascus. Yung yate, yes. Meron na rin po kaming kinakausap, no, ng mga maritime vessel. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Panibagong pagsabog sa kabisera ng Lebanon na Beirut kanina madaling araw, umalingaw-ngaw ang dagundong na pagsabog sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ayon sa Israel, nagsagawa sila ng precise airstrike sa Central Beirut. Sa ulat ng Reuters at iba pang international media, tinarget ang isang gusali malapit sa Lebanese Parliament, ang pinakamalapit na Israeli strike na tumama sa sentro ng kabisera. Ayon sa mga otoridad sa Lebanon, 9 na ang patay. May tumama rin daw ng mga missile sa southern suburb ng Dahiye, kung saan napatay noong nakaraang linggo ang leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Kahapon sinabi ng Israel na 8 sa kanilang mga sundalo ang nasawi sa bakbakan sa southern Lebanon. Pinakamarami ito mula nang uminit ang tensyon sa border ng dalawang bansa sa gitna ng giyera sa Gaza. Pinalilikas na ng Israeli military ang mga residente sa mahigit 20 bayan sa southern Lebanon, habang patuloy ang kanilang military operation laban sa Hezbollah. Ayon sa Lebanese Health Ministry, 46 ang patay at 85 ang sugatan sa Israeli strike sa Lebanon sa loob ng 24 oras. Ang ibang taga-Lebanon lumikas na patungo sa mga kalapit na bansa sa Cyprus at Syria, gayon din sa Turkiye. Ayon sa Department of Migrant Workers, kanselado pa rin ang flight na sasakyan sana ng mga Pilipino roon pauwi ng Pilipinas. Posible sa mga susunod na linggo na ito matuloy. May hiwalay ring chartered flight na inaayos ang ating gobyerno. Para naman sa ilang Pilipino sa Israel, tila nagbalik ang bangungot ng pag-atake ng Hamas noong October 7 ng nakaraang taon, nang umulan ng missiles mula sa Iran nitong Martes. Uy, ang dami! Naka! Oh, Lord! God. Lord! Lord. Ito na po, buhay Israel na naman. Doon po yan, sa kabila. Ayan o! Ano nila? Nagbabalikan sila. Uy, sa kanyang kawawa naman yung narabagsakan. Wala namang nasaktang Pilipino sa pag-atake. While we are preparing for the missile attack, nagkaroon ng shooting. So hindi namin alam kung may connected siya, but sabay siyang almost magkasunod siyang nangyari. So ang kababayan natin alert at some of them are already in their safe rooms. Nauna nang sinabi ng Israel na pagbabayaran ng Iran ang missile attack nito. Ang foreign minister ng Israel idineklara pang persona non grata ang UN Secretary General dahil hindi raw nito tahasang kinundena ang missile attack.
bagay na nininaw ng UN Secretary General sa pagharap niya sa UN Security Council. I again strongly condemn yesterday's massive missile attack by Iran on Israel. This deadly cycle of tit-for-tat violence must stop. Time is running out. What happened in Israel was not a defensive action over Iran. It was a calculated attack on a civilian population. Israel will not stand by in the face of such aggression. Giit ng Iran, hindi nila gusto ng gera. Sinabi na noon ng Iran na tapos na ang kanilang pag-aksyon basta't hindi sila uudyokin ng Israel. At sa pahayag ngayon ng presidente ng Iran, re-res back daw sila kung sila ang aatakihin. Only way to prevent further escalation is clear. Israel must immediately cease its war on Gaza and its attacks on Lebanon must stop. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Alingaungaw ng sirena na sinunda ng pagsabo. Go! 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 Ang nasaksihan ng paulanan ng Iran ang Israel. Nang mahigit 180 ballistic missiles itong Martes. Oh my God! Kabilang sa mga nagkubli sa mga bomb shelter o mamat, ang mga kababayan nating nagtatrabaho roon. Sarado nyo! Ganti ito ng Iran sa pag-atake ng Israel sa Hezbollah sa Lebanon. Kaya nabanggit ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas ang ground operation ng Israel doon nang ihayag ang pagkabahala sa paglalapan ng tensyon sa Middle East kasunod niyan. Hinikayat ng DFA ang lahat ng partido na umiwas sa pagpapalalapan ng karahasan at umaksyon tungo sa isang mapayapang pagresolba sa gulo. Pero ang Israeli forces nag-abiso pa sa 20 bayan sa timog na bahagi ng Lebanon na lumikas sa lalong madaling panahon. Pareho yan sa abiso nila sa Gaza noon bago ito lusubi sa kasagsagan ng Israel-Hamas war. We already have plans in place in various countries that might be affected, including Lebanon. The DMW have already are working very hard to institute their plan and trying to get arrangements ready for the Filipinos in the area in case they have to evacuate or be repatriated. Mahigit 11,000 ang Pilipino sa Lebanon, na karamihan ay nasa Beirut. Nasa southern Lebanon ang sentro ng bakbakan, kaya kinontak na ang mga Pilipino roon para maiuwi. They have already identified where they are and they've already contacted those whom they can contact in southern Lebanon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.